sarado. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, ika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Mabuong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat pa rin tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya, pinupuri ka namin, pinarangal ka namin. Sinasamba ka namin, ibinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang pinapurihan, pangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buntong na anak, Panginoong Diyos,
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo, at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumasampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang mga matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ng mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon
tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos, ang Hesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong, ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinaguri ang Kambal, Nathaniel at taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na,
tumayo si Jesus sa pangpang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, tayo po ay nasa Biyernes, sa 8th ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating poong Jesus Nazareno. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At pakibati ang katabi, Happy Easter! Baka akala ho ninyo ay tapos na, Father. Yung iba sabi pa, "Father, belated Happy Easter." Mali. Hindi pa po late. Easter pa rin, kaya hindi ka late. At ilang linggo natin gagawin yan. Happy Easter pa rin ang bati natin. Nagpapatuloy po ang pagdiriwang natin ng tagumpay ni Kristo na naging kaligtasan ng tao. Ang tagumpay ng poong Nazareno ay ang kaligtasan ng tao. Kaya sana mga kapatid, huwag natin bastang iwan, kalimutan ang mga pinagnilayan, ang mga pinagdasalan natin nung Kwaresma at nung mahal na araw. Eh, papaano? Ugali pa naman nating mga tao. Mabilis makalimot. Madaling makalimot. Lalo na kapag utang, ang bilis makalimot. Ah, pero saan tayo hindi mabilis makalimot? Kala mo nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin na. Kala mo nakalimutan ko na yung utang mo sa akin na. Kala mo nakalimutan ko na yung kapalpakan mo. Kala mo nakalimutan ko na. Diyan tayo hindi mabilis makalimot. Pero saan daw tayo mabilis, madalas, at madaling makalimot? Sa mabubuting ginagawa, sa magandang binibigay sa atin ng iba. Mabuti na lang ang Diyos, laging puno ng pasensya, laging puno ng pangunawa,
hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Di ba may mga ganyan tayong pakiramdam ko minsan, nakalimutan ka na yata ng Diyos. Nakalimutan na yata tayo ng Diyos. Hindi. Hindi ka makakalimutan ng Diyos maliban sa kasalanan mong pinagsisihan at pinatawad na niya. Walang hindi maaalala ang Diyos sa buhay mo. Tandaan mo yan. Kaya nga siguro mga kapatid, ilang ulit na nagpakilala ulit si Kristo sa kanyang mga alagad pagkatapos niyang muling mabuhay. Diba itong linggong ito, ang tawag po sa linggong ito, Oktaba, Octave of Easter. Bakit Oktaba? Walong araw. Kasi hindi sapat yung isang linggo lang. Walong araw. At sa walong araw na ito, narinig natin ang kwento ng pagpapakita ni Kristo sa kanyang mga alagad. O anong nangyari? Diba? Hindi nila kagad nakilala si Kristo? Anong nangyari? Hindi nila kagad nakita si Kristo. Yung isang babae, akala niya si Kristo, gardener, multo. Akala nila sa pangkumuha sa Panginoon. Kausap na nila, hindi pa nila nakilala. Ganyan tayo kabilis makalimot. Nung isang linggo lang tinulungan ka, ngayon hindi mo na siya kilala. Nung isang araw lang binigyan ka, ngayon nakalimutan mo na. Nung isang taon lang kumakaiyak ka, kumakapangako ka, ngayon huyo na sila. Ganyan ng tao. Kaya siguro si Kristo, paulit-ulit na nagpakita at nagpakilala sa kanyang muling pagkabuhay upang ipaalala sa kanyang mga alagad ang lahat ng sinabi at binili niya noon na kahit maghirap, kahit mamatay, siya ay muling mabubuhay. Totoo at hindi magbabago ang bawat salita ng Diyos, ang bawat tinuturo ng Poong Jesus Nazareno. Walang anumang kahinaan o katalinuhan ng tao. Walang anumang kasamaan o kapangyarihan ng tao ang pwedeng bumaluktot sa katotohanan ni Kristo, sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga, taglay ang kanyang o taglay sa kanyang muling pagkabuhay ang bagong pagtingin, ang bagong pananaw, ang bagong paraan na ibinibigay ni Kristo sa kanyang mga alagad. Balikan natin ang Ebanghelyo. Nung namala si Kristo, anong ginawa ni Pedro? Anong sabi ni Pedro? Wala na ang Panginoon, mukhang iniwan na tayo. Kaya anong ginawa ni Pedro? Mangingisda na lang ako. Bumalik siya sa dati niyang buhay. At anong sabi ng mga kasama niya? Sige na nga, kami rin, mangingisda na lang ulit. Ganyan tayo kuminsan. Damay-damay, hawa-hawa. Ikaw naman, gaya-gaya. Binago ka na ng Diyos eh. Gumagaya ka na naman sa iba. Inayos ka na niya. Pinatawad ka na. Minsan lang dumaan ka sa pagsubok, minsan lang naubusan ka na naman, minsan lang nagkasakit ka na naman, hindi mo na naman kilala ang Diyos. Gumagaya ka na naman. At anong napala nila? Nung sila ay bumalik sa pangingisda na lang, may nahuli? Wala. Ganyan ang mangyayari sa'yo. Wala kang mapapala pag binalikan mo ang dating gawaing masama. Yun ang nangyari sa mga alagad. Kaya nga mga kapatid,
sa kanyang muling pagkabuhay, kung paano makikita pa rin ang mga sugat sa kanyang mga pinakong kamay at paa, ang sugat sa kanyang tagiliran, binibigyan tayo ng bagong lakas at pag-asa na makakabangon pa rin tayo, na maliligtas pa rin tayo sa kabila ng anumang pagsubok at paghihirap sa buhay ngayon. Go beyond your mistakes, your problems, your weaknesses. Ngayong panahon ng Easter, subukan natin, pag-aralan mo ang ibang option. Maliban sa gumanti ka sa masama, magpatalo ka sa mali, o gumaya ka na lang sa iba. Alam nyo, nung Linggo, may isang hindi ako makakalimutang karanasan bilang pari dito sa Quiapo. Isang natatanging engkwentro sa pagitan nating mga Katoliko at mga kapatid nating Muslim ang nangyari. Nagpunta po tayo sa kanila dyan, sa kabila sa kanilang community sa Golden Mosque. Sa pangungunan ng interfaith, interreligious ministry ng simbahan ng Quiapo at ng kanilang Muslim community, sa tulong ng kanilang administrator, si Sultan Jerry Magarong, muling naging posible, naging matagumpay ang simpleng pagbabahagi natin ng simpleng ayuda sa kanilang mga kapatid nating Muslim ngayong panahon ng Ramadan. At tayo ay pinatuloy nila sa kanilang pamayanan. Ang pare-pareho nating hangarin ng pagkakaisa at kapayapaan, pinagtagpo ng ating pagbibigayan. Kung saan may pagmamalasakit at pagbibigayan, nandoon ang pagkakaisa at kapayapaan. Ito rin marahil ang ginawa at tinuturo sa atin ng mga alagad sa unang pagbasa. Pagkatapos nilang makita ang naging buhay ni Kristo, ipinagpatuloy nilang gawin ito sa iba. Ang turuan sila, pakainin ng nagugutom, pagalingin ng may sakit, ang maglingkod. Pag tinatanong ako, Father, kanino ka na mana sa pagtulong mo sa iba? Hindi lang sa magulang ko, kundi sa mga taong nagpatunay na mas marami pa rin marunong at handang gumawa ng mabuti sa kapwa nila. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, binibigyan tayo ng bagong pananaw at bagong piliin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Laging may panahon pa, laging may paraan pa, kung gugustuhin natin talaga na makaahon tayo mula sa kahirapan, kamalian at kasamaan. Tandaan at huwag mong kalilimutan. Araw-araw, binibigyan ka ng bagong pagkakataon ng Diyos upang magbago at maging mas mabuting tao. Binago ka na ni Kristo. Huwag ka nang magpapatalo sa kasamaan ng mundo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya ng may ganap na tiwala at sabihin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibiguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo.
Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating may sakit at ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga kapatid nating bilanggo at katutubo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa alang-alang sa kanilang pamilya, at ang mga kapatid nating dumadaan sa matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ama naming mapagmahal, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo po ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa Satanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming iaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay
Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala natin ngayong dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon,
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari ng, o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ating nadama.
Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Siscon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating simbahan din po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal, material, sa ating mga programa at gawain, lalong-lalo na po para sa pagbibigay natin ng simpleng ayuda, pakain sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Sa mga ganitong pagkakataon na may kalamidad, at tuwing Webes, meron po tayong feeding program ay Thursday. Ang inyo pong binibigay ng mga bigas, delata noodles, instant coffee, tubig, at iba pang mga tulong ay malaking bagay na ipinagpapasalamat po ng simbahan. Hindi makakalimutan at laging tatandaan ng Diyos ang ginagawa ninyong kabutihan. Siya na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawan niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay.
sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng ang kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.